Bren Esports just by utilizing his passive. Tignan natin. Mabilis ngayon ang Sicilian on clearing the mid. This is Yelly Hayes, but look at Lusty and Saxa. Naggusto na lang kunin ang purple. Eto na naman si Cadenza. Taunting Saxa. Finally, nakita na tayo dito. Tol! Sanguine Claws! Pero retribution. Na para kay Saxa. Na-secure pa din. Pero kanina kumapansin natin, nandun yung block nung wall ni Lusty for the minion of Bren Esports para hindi makapag-zone agad dito. Ayun o, naligaw. Yung Beatrix, si Hesa, nandun sa may... Nasa dulo. Naligaw, oo. Kinuha ni Hesa. Hinabol niya. So, ibig sabihin, lamang dito ng bahagya ang Popol Incupa makakapagkuha ng space si Lusty. Di natin nakita yon sa bandang baba. Pero sobrang ng delay. Okay, this is interesting. A new type of rotation sa side ng Bren Esports. Pati si MP The King ay na-delay. This is level 3 Roger right now. At mauuna ata si Saxa mag-level 4. Ano no, tignan natin. Kasi possible, napakataas na nga chance dito na mauna din talaga si Saxa. That is because yung site kanina ng Bren Esports ay nandun na sa mga neutral ng Next Play EVOS. And lahat ng trajectory nila is literally on the bottom lane. Actually, nauna pa rin si MP The King. So, baliwala lang din. Baliwala lang din ang ginawa ni Few. But still, it's a vision game na ginagawa ng Bren. So ngayon, sabi nga ng NXPE, sige, mag-vision kayo dyan, okay lang kami. All goods pa rin naman kami, Hesa at level 3. Ang kanyang katapat ngayon, si Jom at level 3 din. So ngayon, parang it's more on the jungle rotations para dito sa laban na to, no? Yes, and yun din yung pinoprotektahan ng NXPE. Papansin natin kahit si Lusty, Few, and Flap talagang umiikot na nang umiikot sa buong mapa. Talagang pinibigyan nila ng importance yung jungle experience ang pwedeng ibigay nila sa mga heroes nila. Kasi mapansin mo rin eh, yung Bren Esports more on, handle sila sa timers eh. Kailangan pa muna magkaroon ng item ni Jom, si Saxa, gamit yung kanyang mystery shop. So it's all about items na ganyan call dito. Speaking of items, ang mauuna sa pagkuha ng retribution at probably item ay si MP The King. Anong nangyari doon? Sumabog na lang si Saxa at Flop. Kumbaga para doon sa side ng Next Play EVOS, napakaganda eh. Pwede natin siyang i-connect doon sa ginawang laning ng Next Play. Kung mapansin natin, Yureshi is using the Valentina. Sabi natin, during the draft, ang maganda gayahin dito with the IMU is yung ultimate ng glue. Kasi sila pa yung pinagpantay. So, very well prepared dito Next Play EVOS against Bren. And at the same time, again, MP The King with the map awareness knowing that there are players from Bren. Pero Cadenza, nakuha doon. Finally, Bren Esports taking one. Tama ka, Chantel, eh, no? Iba talaga yung awareness din ng NXPE. Pero gaano ba kasakit yung damage output nito? Look at this. Handa ang NXPE Gomera. Parehas din sa Bren. MP The King. Wow. Naka-item na agad. Mabilis. Yeah, 3 minutes 30. Meron ka ng Windtalker ka agad. And I guess because of the speed na rin na meron siya sa yung pag-pattern niya sa mga jungle eh. And sobrang bilis niyan. And nauna pa siya kay Saxa. And Saxa prioritizing the Genius Wand. So talaga may opportunity, mas malaking opportunity na makaka-takedown ng kill dito sa MP The King with just purchasing just one Windtalker. Tama si Chantel kanina, sakit ng damage ng Bren Esports. Poke ang gusto, ng NXPE eh. Poke ang gusto ng Bren eh. But for NXPE, burst damage output. Kumbaga parang ipipitik lang nila na ipipitik dito yung mga skills nila or even free hits nga against Bren Esports. And for Bren, as much as possible, kailangan ma-maximize na nila ito eh. Lusty with the power of nature at the same time yung mga arrows ni Few. Kailangan makikita na natin ngayon yung connection para maka-free hit din si Saxa. Or pwede din naman, go sila sa kanilang pag-push. Pero top lane, grabe naman yung... Nagsabunutan? Nagsabunutan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba mangyari yun? Pag kinopya ng Valentina yung glue, sasubunutan niya yung glue mismo? Pwede. Pwede. Kasi pareha sila ng pwede yun. Pero kung sakaling pareha sila naka-split-split, that's a very interesting question. Interesting, no? Parehas naka-split-split. Maglalaban yung mga mini glues. Pero tignan natin, another turtle na mapupunta sa NXPE. Ito pa pala. Para sa Bren, mabilis sila mag-push it. Yes. Kimi, Popol, and Kupa to. So, if you're NXPE, ayaw mong matalo sa teamfight. Kumaga para dito sa Next Play EVOS, kaya ang ginawa nila, hindi na nila tinry na depensahan yung sa may bottom lane kasi sabi nila, if ever man na depensahan natin siya, wala. Hindi na rin aabot. Kasi nandun na yung Popol, and Kupa, and Kimi. So, ang ginawa nila was to focus on destroying the top lane turret and at the same time, secure the turtle. So,
this is Next Play Evo's weighing kung ano yung magiging trade nila. Same goes with Bren kasi ang gusto nila as much as possible ngayon is patabain agad si Jome, give vision para sa kanilang Kimi dito, free hit as much as possible. Bottom lane sila kanina, ngayon ang kanilang movement is on the top lane. Trade sila, habang si Plap ikiklear yung mid. Sakit. Ito lang yung mga tipong call na clear mo lang yung mid. Goods tayo. Push ang ginagawa ng Bren Esports. Si Few. Ay, Kuya Few, medyo nakita namin yung untog. Pero let's see. Arrow coming in. Mabilis pa rin ang push na ginagawa ng Bren Few. Naghihintay ng trap ngayon. Ayun na, anong untog, Kuya Jean? Ay, pero may Arcane Shade. Few ngayon, tumatakbo. This is Lusty na tinatangki ngayon. Yung kumuna ng NXPE. Arrow coming in para kay Few. Damage output para kay Saksa. Ang Rocketeers ay lalabas. Uy! Pero hindi tumama. Yung damage output ni Yelly Hayes, makati na din si Yelly Hayes this time. Yelly Hayes, nakita natin yung damage ngayon. At the same time, Next Play EVOS, nabagit natin kanina, TDZ, it is about yung weighing ng kanilang mga trades yes. against Bren. Kanina habang nagtitimfight sa taas, middle lane and bottom lane kinukuha nila eh. So mas masakit. Pati ang ganda ng ano eh, ang ganda ng timing ng NXP. Si Oreshi, nak-steal niya na yung split-split ni Flap pero hindi siya agad nag-engage. Yeah. Hinintay niya muna yung NXP, members ng NXP sa middle lane na matapos, na ma-takedown yung tier 1 turret. And with that, nahuli nila si Lusty at wala na agad na frontliner yung Bren Esports. Kaya hirap na hirap yung Bren Esports to fight on that very tight spot kasi yung NXPE, yun yung gustong-gusto nila eh. Ang dami nilang AOE, ang dami nilang ways to punish Bren Esports sa mga tight spaces. Ang dami nilang cone-shaped AOE skills na sobrang ganda doon sa mga sinasabi mong tawag nating mga maliliit na iskinita sa game. Oo. Diba? Yung skill ni Yureshi, even yung shotgun ni Hesa, diba? Ni Virus Passion, diba? Ang dami nila. Kaya kailangan nilang mag-back out. And Bren Esports, mapapansin pa rin natin na talagang nandun pa rin yung presence of mind nila na gusto nilang manalo. Let's see, dahil nako yung Bat Fist inactivate na, Sanguine Claws naman. But Yureshi, oh no. Ang linis talaga ng NXPE, pare, doon pa sa gilid. Sandwich. Sa sandwich chain, sinasaksa, Cadenza. Sumusubok ngayon, but look at the damage output na meron si Yelly Hayes from the back. Sa bunot, this time para kay Flap. Pero yung Bren ay walang magawa this time. Nakikipaglaro ng patintero at lumalamang ang NXPE. Hindi sila makalapit. Oo, oh, grabe din yung... Kung ako kanina, parang sa teamfight na yun, nararamdaman ng Bren eh. Kasi kahit ako hindi ako makahinga, imaginein mo, lahat ng point of exit mo, meron nakabantay. Meron nakapwesto doon na Cadenza, meron din nakapwesto sa harap na isang Valentina. So even the damage, the more na nagbibitaw dito ng skill si Yelly Hayes and even Oreshi, the more na gusto mong lumabas, pero the more na merong nakaharang para sa inyo. Sakit yan. Ramdam pang zone. Oo. Isipin mo, yung isang Sanguine Claws lang, pag tinamaan ka ng Sanguine Claws, ang daming pwedeng gawin ng NXPE. So, kailangan taga nilang lumaban sa lane mismo. Kaso, ang ginagawa ng NXPE, sila yung nagdadala ng laban sa side ng Bren Esports. At eto pa, TDZ Chantela, may traps pa dapat ang Bren Esports dito na iwas dapat sa pusoy. Kaso ang nangyari, nasusugod sila ng NXPE, ganito katalino. Again, ganito kalinis yung kuponan na to. Yelly Hayes, 203 na din ngayon. Yureshi, masakit na din. The double mage setup, nag-work sa NXPE. Ano yung chance? Kumbaga parang yung movement dito ng Next Play EVOS, kailangan lang nila na may mag-front ng isa kasi super long range talaga, literal, si Yureshi at si Yelly Hayes. Napaganda agad para sa kanilang middle lane. Na-ejector si Plap. Oh no, susugod na si Epidaking, naaamoy niya na ang dugo! Double kill para kay Hesa. And ang ganda nito ah, ang ganda ng kill nito para kay Hesa when it comes to the item timings. Kung makikita natin yan mamaya. Pati mas mapapadali ngayon yung execution o yung attempt ng NXPE to win this part of the match, this middle game. Kasi with that fight, na-disable ka agad yung Bren Esports, hindi nila kayang pumalag sa Lord Take at free. Objective din naman para sa side ng NXPE. Alam mo ngayon, sa Bren, feeling ko kailangan nang talaga nilang mag-reset. Kasi nangyayari ngayon, nagre-react din sila sa mga gustong gawin ng side ng Next Play EVOS against them. Pero binibigyan kasi nila ng chance yung Next Play EVOS na magkasama-sama. So there's a possibility for them to go for a split push. They have the bubble and Koopa kasi nga kailangan nilang bigyan ng space. Yeah. And Next Play EVOS, wow, just punishing yung mga loopholes, kumbaga, yun dito sa Bren Esports side. At tignan mo yung ano ng Next Play, no? Tignan mo rin yung discipline.
after ng Lord, hintay talaga sila. Mm-hmm. Back talaga sila. Walang sugod. Diba? Sobrang iba to sa game kanina na talagang showtime eh. Ito parang discipline, leanness. Yep. Systematic. Talagang hinihintay nilang umangat muna yung bottom lane. At sasabay din yung top lane. Talagang all three-way push. Okay, NXPE totally owning this game. Ooh. Sabog ang mukha ni Lusty Mac. Grabe naman. Tama ba yung lyrics? Wasak pala. Oo, wasak. Wasak na wasak. Ang puso ni Lusty Mac. Ayun. At ayun pa nga. Grabe yung kurot. Ang sakit. Ito lang kinurot. Kinurot te. Te, masakit te. Masakit yung kurot. Ito yung mga klase ng kurot na ayaw mo na lang. Oo, wag mo na akong kurutin, wag mo na akong lambingin. Uy, grabe naman. Diba, kung ganyan lang din yung kurot, ganun yung ginagawa ngayon ng NXPE. Napakalinis, sunod sa blueprint. NXPE, lamang na sa laban na to. Pero nakikita ko, next week Evos, meron kasi silang certain pressure na binibigay sa Bren. Uh-huh. Pero kasi si Bren, take note, meron sila dito ng Popoling Kupa, although possible kasi ma-burst agad dito yung damage ni, pagka-tanky nung Kupa. So, mahirap nga for Bren. Ang hirap pumasok, promise. Even for the Grak, kasi diba sabi natin si Grak, he is tanky as long as yung team mo yun nasa lead. Mm. Pero kasi sila yung naghahabol ngayon. So next play EVOS, pwede na siyang i-burst anytime. Kagaya nga, no? Sakit agad ng damage. Oh, si Reshi. Tignan natin ngayon. Nasa lukod si Flop. Ay, eto na. Sa bunod para kay Flop. Pero nawasan yung damage. Output dito na follow-up. Wala pang magawa ngayon. Dahil si Reshi, siya pa yung naging glue habang ninakaw na ni Elise yung purple. Oh no! Grabe yung lifestyle ni Ureshi. Again, ito yung mga innate advantage ng isang Valentina, and that's one of the reasons why kung bakit ang taas ng ban rate ng dito Valentina ni Ureshi. Dahil sa kanyang XP gain na nakukuha, mas mataas, mas mabilis siya mag-level sa position 4, pati yung lifestyle niya. Nakita natin kanina si Flop, talagang inaasinta niya lagi si Ureshi. But Ureshi, with just one blow, skill 1, skill 2, nakukuha niya kagad yung HP niya. Oo, tsaka ito, TDC Manjin. Mm-hmm. Kanina sinabi natin, next play EVOS, ang hirap na makatakas agad ng Bren for every team fight. Si Yelly Hayes ngayon, nagbuo pa siya ng Ice Queen Wand. Oof. So there is additional slow for every damage na bibitaw nila dito. Kasi ang combo na ngayon, actually parang madali na yung buhay ngayon ni MP the King kasi babawasan na ni Yoresha ni Yelly Hayes. After not ngart, lilinis na lang siya. Lilinis na lang siya. Yun yung tinatawag na na 90s movie police. Wow! Yung pupunta na lang, pag natapos na ni Nabahabalu at ni Nadolphy yung laban, doon na lang dadating. Ganun na lang yung ginagawa ni MP the King dahil sobrang tama ka doon, Chantel. Yung damage output nang gagaling kay Ureshi, kay Yelly Hayes, even si Hesa with the pokes. Uh-huh. And tingnan mo, isa pa lang yung nakikill ng Bren. Sa laban na to, ganito naka one-sided yung game. Oh my God! At naku po! Ang lalim nun. Delikado to para sa Bren, ha? Let's see. Desperation ultimate para kay Flop dito. Pero nako, nagkasabon na talaga. Sinashampo na. Pero ay, si Flop wala na magawa dahil sila wala na bala ni Hesa. NXPE. Maaga ata tayong pauuwiin ngayong day number 3 ng week number 2. Ihanda mo na ang dinner mo, Shante. Naka-ready na. Ready na eh. Ready na na next play, Evos. Imagine, even Ureshi naka-ready na rin during that time. Sabi niya, teka, parang dito dadaan si Sasa. Pero wait, diba? Ang lalim nun eh. Ang lalim nun. Yung mga players na next play, Evos, naglo-lord. Tapos si Ureshi, naka-solo kill doon sa may middle lane at si Saxo pa yung nakita niya. Pero ito na, Lord, for the side of next play, EVOS, harangan ni Lusty. Sinarado yung game. What a play! The Rocket Snipe play para sa NXPE! Wala nang sabi-sabi pa! Malinis lang talaga! Next play, EVOS! Inuubos ang buhay ng Bren sa laban na to! Parang ano eh, parang 1, 2, 3, go! Biglang maximum charge na steal ng IMU dito ni, ano, ni kay Saksa. But then again, saktong-sakto din yung sniper dito ni Beatrix. Saktong-sakto pa to take down just a single target sa side ng Bren Esports. At yun lang din yung kailangan nila para makapasok dun sa loob ng base.